Anto ka na agad, Fumi? No, still I have plenty energy, di ba? Saktong-sakto? Yeah. Mabuti naman. Kasi tatanawin natin ang Bayan ng Tanawan dito sa Batangas. Maraming salamat po today. Thank you for having us today. You're very welcome. Yeah. May tanong po ako, Sir Danny. Yep. Bakit po dairy farm ang napili niyong business? Kaya napili ko itong dairy farm para makatulong ako sa mga ibang farmers. Kasi magtatanim sila ng mais, bibigyan ko sila ng bine, pataba, bono. At kami naman ang kukuha ng pagtatanim. Pag na puno na, na malalaki na yung mais, pwede nang katin, kami naman ang bumibili para may market sila. Double purpose. Wow. And at the same time, medyo kulang ang gatas natin dito sa Philippines. That's why kailangan maraming farmers na mag-invest kasi in dairy, daily ang kita. Kasi we milk the cows morning and afternoon. And then we sell the raw milk to the processing plant. Wow. Dito daming baka, di ba? Yes. So how much space do you need to put daming cow? Oo nga. Ideally, in 1 hectare, 7 heads. 7 heads. Pero since ngayon, medyo scarce ang ating mga lupa. Pwede namang ganito, katulad nito, this is only around 1 to 2 hectares. But what we do is, nag-improvise kami. Plus yun nga, ang resource kasi is yung pagkain, yung forage. Corn silage. And corn silage. Corn silage and spin grain. Kasi there are 3 things to for herd management. So una, yung good breeding nila. Our cows came from New Zealand. Wow. So it was imported, yes. Wow. Through the National Dairy Authority, yes. Wow. Paano po minemaintain itong ganitong kalaking farm? Sa maintain, dito, halos sa kakakunpain yung baka. Mm-hmm. Pinapakain namin ng corn silage at dito na lang siya pinapakain every day, morning and afternoon, 3 times a day. Mm. Later, you can try milking the cows. Wow, wow. So that you will see on how it is being done. Mm. If we will start the dairy farm, how much capital do we need? For a small farm, let's say one dam, it will cost you 150,000. If it's imported. But sometimes we have government agencies like National Dairy Authority, pwede kang mag-loan. Meaning borrow mo yung baka and then you will pay pag nanganak na si baka. Mm-hmm. Yung local naman, pwede naman. Halimbawa, yung mga nagiging anak ng baka namin, bebenta namin sa ibang farmer around 80 to 90,000. So, kung gusto mo, if you want to start, you can start with one. Wow. Kasi we started with 3. Narinig ko po, ma'am, na 4 p.m. kayo nagmimilk ng mga cows. Yes, we do. You want to try? Yeah. Oh, Fumiya? Yeah. Okay. Wow. Then let's do it. Yes, we are going to milk. Oh, tara na, let's go. Let's go. Okay. Yes. Thank you.
Slowly. Careful. We did it na. Yeah. Diba? Yeah. I didn't hurt cow, diba? The cow? No, uh-oh. It's okay. Talaga? Yeah. Oh, thank you. As long as there's a milk flow. Oh, diba? So, oh. Approved. Magkano pong binibenta ninyo sa isang ganito, isang... Ito yan, is 42 kilos ang sample tank niyan. So per liter, it cost 33 pesos. So, 33? Yes. Plus, pag maganda yung quality, meron kaming premium na around 1 peso to 2 pesos. And daily talaga siya. Should people more invest dairy farm? It's our advocacy. Kasi nga, sa gatas or sa dairy, daily ang kita. So, mas maganda. Araw-araw, meron kang kikitain. So, it's really good if more farmers will invest in dairy.